when you come through. Hello guys, welcome back to my channel at ito ang inyong baby boy at ako ang baby niya. So welcome back sa YouTube na ito. So na-miss niyo ba ako? Ayan. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel na ito ay mag-subscribe ka na at para updated ka sa buhay ng bawat yan. So medyo natagalan tayo sa ating istorya ng buhay. Ayan. So bagamat hindi tayo nakapag-basa ng mga nakaraan ay... Ayan, so binabati ko ang lahat ng mga walang sawang sumusuporta sa programa ko. Ayan, so hello po sa inyo at isang maligaya pong araw sa inyo, mapagpalang araw po sa inyo. At binabati ko po ang mga... Nagpapa-shoutout dyan. Hello po. Ayan. So, hello po kay Miss Hazel Hagonob. Ayan. Hello din po kay Miss Glendy Requeso. At, hello din po kay Miss Gandang Probinsyana. Ayan. So, hello po sa inyo. At, meron pa nagpapa-shoutout. Ayan. So, tingnan natin yung mga nag-shoutout ba. Mga gusto pa magpa-shoutout. Ayan. Binabasa ko lang po sa aking YouTube. Ayan. So, hello po. Ayan. So, hello po kay Miss Jenny Reyes. Ayan. So, hello din po kay Miss Christy Noynay. Hello din po kay Miss... Sino pa ba? Jaja Parangan. Ayan. So, hello po sa inyo. Magandang araw po sa inyong lahat. At dadako na po tayo sa kung saan ay magbabasa po tayo ng istorya ngayon. At meron po tayong letter sender. Ayan. So, sa mga gusto pong magpadala pa ng istorya ng kanilang buhay or meron kayong gustong topic na pag-usapan, ay pwede po natin pag-usapan ngayong sa mga gusto nyong ipadala. Ayan. Maraming salamat po. At ang ating letter sender ngayon ay pinadala ni Miss Jerlyn Elicanal. Ayan. So, hello po Ma'am Jerlyn Elicanal. Maraming salamat po sa pag-share nyo ng inyong buhay. Sana ay ma-inspire tayo at makatulong tayo sa kwento ng buhay niya. Ayan. So, hello po Mr. Baby Boy. Dito po nagsisimula ang aking kwento at istorya ng buhay. Niloko po ako ng aking naging ex-boyfriend. At naghiwalay po kami noong August 2019. Ipinagpalit po niya ako sa isang single mom. Ang sakit noon na time na pinagpalit niya ako. Hindi ko pa matanggap noong time na yon, baby boy, ang ginawa niya sa akin. Ang ginawa ko po ay naglaslas ako. Kasi wala na po akong maisip na paraan nung time na yon na niloko ko at pinagpalit po ako ng lalaking mahal na mahal ko. Gusto ko na pong tapusin ang buhay ko nung time na yon. Wala rin po ako mapagsabihan at nakalipas ang isang buwan, October 2019, nakipagbalikan sa akin ng ex-boyfriend ko at ako naman, pumayag kasi noon ay mahal na mahal ko pa rin siya at hindi pa ako makamove on. Biglang nag-text ang babae sa akin na buntis na siya at nagulat po ako kaya agad ko naman tinawagan ang ex-boyfriend ko. Tapos tinatanong ko po kung totoo po ba na buntis na yung babae. Ang sagot po ng ex-boyfriend ko ay wag daw akong maniwala kasi sinisiraan daw ako ng babae. Kaya naniwala naman po ako sa boyfriend ko. Tapos noon, June 4, 2020, nanganak na po yung babae.
kamukha po siya ng ex-boyfriend ko. At naghiwalay na din po kami noong January 2020. At sa ngayon, may iba na po siyang girlfriend. Single mom din. Sa ngayon, baby boy, ay palagi ko pong nararamdaman ang ex-boyfriend ko po. At hindi ko pa po ako, at hindi nagpaparamdam ang ex-boyfriend ko. At hindi na po ako nagre-reply sa kanya. At sa ngayon, baby boy, ay dami naman po na nanligaw sa akin. Kaso, ayaw ko pa. Kasi takot na po ako magmahal at masaktan. Hanggang dito na lang po ang aking sulat. Baby boy, maraming salamat po. Nagmamahal, Jerline Elicanal. And maraming salamat po sa inyong liham at sa inyong buhay istorya na ibinahagi nyo sa programa pong ito, Miss Jerline. And so, si Ma'am Jerline po ay isa sa followers ko sa TikTok at subscriber dito sa YouTube. At okay, natutuwa kasi palagi siya nagsishare ng mga videos ko at saka mga YouTube at mga YouTube ko. And so, maraming salamat po sa pag-appreciate nyo ng aking sa akin. And so, tungkol naman po sa buhay niyo pag-ibig ay malungkot ang magmahal ng iniiwan ka lang. Ayan, so, at ako yung tutuwa kasi yung mga bagay na yan ay dumaraan sa buhay mo upang maging matatag ka sa susunod na kabanata pa ng buhay mo. Ikaw ay dinadaan lang ng Diyos sa mga pagsubok upang patatagin ka pa. At mabuti ang ginawa mo na hiwalayin na lang yung boyfriend mo kasi paulit-ulit lang eh. Huwag kang pumunta dun sa lalaking linoloko ka lang at sa mga lalaking ramdam mo na hindi magbabago. At maaaring siya ay hindi talaga nakatadhana para sa'yo at mayroon talagang lalaking nakalaan para sa'yo. At tama yan. Maghintay ka lang, mag-search ka sa mga lalaki na tama at deserving sa pagmamahal mo. At ang pagbo-boyfriend ay hindi basta-basta kinakagat lang. Hindi siya kanin na parang susubo mo lang para mabusog ka at mapunan ng iyong gutom. Yan ay pinagdidesisyon na maigi, pinagdarasal sa Diyos at kinikilatis kung ito ba'y karapat-dapat sa'yo. At mas mabuti na maghintay ng lalaking deserve mo at lalaking para sa iyo kaysa sa makipag-boyfriend ka sa mga lalaking hindi naman talaga nakalaan para sa iyo at masasayang lang yung oras mo sa mga yan. Kaya maghintay ka ng tamang lalaki para sa buhay mo, maghintay ka ng tama at ipagdasal mo kasi ang hindi ka basta-basta lang sasagot eh. Hindi porket ang lalaki mahal mo, mahal ka, pwede na maging kayo. Dapat meron ka ring guidance kay Lord. Meron ka ding dapat nag-ask ka rin ng prayer sa Lord kung siya ba talaga. Lord, ito na ba talaga yung para sa akin na binibigay mo para sa akin? Sabi, humiling ka kasi gusto mo dapat siya na. At kasi kapag sinamahan mo yan ng prayer, bibigyan niya yan sa iyo. At kapag ka nagkaroon ng relationship mo, dapat mayroong Lord, may sentro ng Panginoon kasi bago mo pa yan makilala, bago mo pa yan ipag-pray, ibibigay na yan ni Lord eh. Hindi ka pwedeng makipag-relasyon sa hindi mo pinag-pray kasi walang pupuntahan niyang mabuti, walang pupuntahan niyang maganda. At ipag-pray mo kasi yung lalaking ipinag-pray mo pa lang bago mo pa siya makilala ay darating sa buhay mo. At pagka bigyan talaga sa iyo ni Lord ay meron niyang magandang pupuntahan yan. So walang masama sa paghihintay, walang masama sa pag-enjoy ng buhay. Enjoy mo muna yung buhay mo at gawin mo yung mga bagay na gusto mong gawin. At yan, walang masama sa pagiging single muna. At darating din yung time na may magmamahal sa iyo ng totoo, hindi yung iiwan ka lang ulit yan. So, maraming salamat po. God bless you po sa buhay nyo. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel na to ay mag-subscribe na po kayo. At thank you so much. Ako ang inyong baby boy. At ito, ang baby nyo. Ayan, God bless you po. Mahal ka ng Diyos.